Ay, sobra. Sobrang init. Kamusta mga kaibon? Summer na, sobrang init ngayon. So, handa na ba kayo? Para sa summer, para sa mga alaga natin. Ito yung panahon na medyo stress sila. Kasi sobrang init. Dito may mga na-heat stroke. Tapos kung meron naman silang mga itlog, dito yung overheat, yun ang tawag ng mga kaibon natin. Nag-overheat yung mga itlog nila, hindi napipisa, so namamatay sila dun sa loob. So may mga remedies akong ginagawa, sa akin lang to guys ha, kapag tag-init, lilinisin natin yung mga poop tray nila. Kasi yung mga dumi nila, isa yan sa nagpo-produce ng init. Mas lalong naiinitan yung mga ibon kasi dahil sa dumi nila. So parang acid to eh. So kaya mas lalong umiinit. So guys, tara. Tulungan niyo ako, maglilinis muna tayo ng mga poop tray. Tapos ituturo ko sa inyo yung mga ibang ginagawa ko kapag ganito pag-init. Okay. Tatanggalin lang natin yan guys, yung mga poop tray, kasi may scraper ako. Dinidiretso ko lang siya sa sako. Yan, tapos scrape. Yan kasi ako guys, minsan once a week lang ako naglilinis. Kasi busy nga sa trabaho. Kaya naiipon talaga. Tsaka trivia lang guys, kapag ganitong tag-init, mas marami ang langgam. Kaya medyo kalaban natin yun sa ibon na natin yung mga langgam. Kasi syempre, ito yung panahon na nag-iipon ng pagkain yung mga langgam. Kaya mas maraming langgam sa tag-init. So mamaya ituturo ko rin sa inyo kung ano naman ginagawa ko para sa mga langgam. Kaya tulungan nyo muna ako para mapabilis ako maglinis ng mga poop tray. Para medyo lumamig-lamig naman sa ibunan natin. Kasi isa talaga yung dumi nila sa nag-cause din ng init. So natanggal ko na yung mga pupo. Yan, tapos ibababad ko muna ito doon ng tubig. Wait lang guys. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. A few inches later. Hi! Surprise, motherfucker! Yan. Tapos may time na rin ako maglinis ng mga pakain nila. So tatanggalin ko na rin ko lahat. Yun. Kailangan kong tanggalin lahat yung mga tubigan nila at saka inuman. Kasi para maituro ko sa inyo mamaya yung ginagawa ko para sa mga pantanggal ng langgam. Kasi marami mo pupunta sa nest box, sa mga pader, yan. Diyan gumagapang yan. Kasi ang langgam, yung track nila, dun lagi silang pumupunta. So kung malilinis natin yung mga dinadaanan nila, mapiprevent natin yung pagdami ng langgam dito sa ibuno natin. Kaya kung napapansin nyo, ginagamit ko sa pagkain nila, clay pot. Kasi mas gusto ko to. Gusto ko may nangangat-ngat pa sila eh, maliban doon sa mga mineral blocks natin. So isa rin ko sa nagtitrim ng tuka nila para ma-prevent yung paghaba ng tuka. So, continue, paglilinis. Hey, butike! Hey guys, hey butike! Ito, minsan, ang sabi nila, nangangain din doon ng itlog. Yan o, ang dami, no, diba? Tagal ko kasi hindi nakapaglinis, 2 weeks.
Busy kasi, busy sa trabaho. Yan, may nababasa ako sa mga group yung kumakain daw to ng itlog din ng mga algae natin, ng mga itlog. Pero in my experience, wala naman. Hindi ko siya napatunayan. Ayan. Siguro daw yun, yung maliliit na inakay. Pero sa akin naman, hindi nangyayari. Kinakain lang nito yung mga ibis na maliliit. Wala tayong gala ngayon, kaya marami-rami tayong time para maglinis ng mga ibon. Tsaka para rin makapag-prepare na tayo this summer heat. Sobrang init na kasi talaga, kaya kailangan ng tulong ng ibon natin, ng mga ibon natin para iwas stress, iwas heat stroke. Yan, napakahalaga nito. Session na guys, ako napapansin nyo, lagi ako naka-boxer shorts. Ganito kasi ang attire ko lagi kapag nasa bahay. Kaya pag napapansin nyo sa mga video ko, pag may mga naliligaw na ibon, tapos hinuhuli ko. Lagi ako naka-boxer shorts. Ganito kasi, press ko rin ako. Ngayon, hayaan ko na lang matapon sa sahig. Ngayon, mamaya, wawalisan ko naman ito. So shoutouts pala guys sa mga supporters natin na talagang todo suporta na lagi nag-share ng mga videos natin. Napakalaking tulong po nito para lalo po lumaki yung channel natin. Kaya saludo po ako sa inyo sa mga supporters natin na talagang todo effort. Every time na meron tayo mga bagong post sa FB page, sinishare po nila. Kaya saludo! So guys, tapusin ko muna to. Babalikan ko kayo. Ayaw! So guys, ayan na. Pagod. Binabad ko muna yung mga yung pangapainuman nila. Tsaka yung mga poop tray. Yan, swerte lang medyo malaki-laki yung space natin dito sa taas. Yan. So, para mas madaling linisin, binabad ko muna. Na marami-rami pa tayong lilinisin. Pero sa isang side ko muna tatapusin para matapos ko lang itong video na to. Dahil baka abutin tayo ng siyam-siyam pag nilinis ko muna lahat. So, ituturo ko na sa inyo guys kung ano yung ginagamit ko sa pagtanggal ng langgam or pagtaboy ng mga langgam. So tara guys. So yun guys, ano bang kailangan natin sa para pang pang spray yan. Ini-spray ko kasi ito sa mga pader, sa nest box, sa mga kulungan nila. Kasi ginagamit ko guys. Yan. Sebin powder. Ito. Tsaka ginagamit ko rin minsan wash out. Wala akong hindi ako nakabili. Nakalimutan ko kahapon. So, ito yung gagamitin ko ngayon. Yan. So, nakikita nyo. Sebin powder. Yan. Pakapatakot yung mga langgam dito. And guys, make sure ha. Na walang walang pakainan. Walang tubigan. Hanggang wala lahat. Na nakalagay sa natin. Sa cage natin. Kasi harmful to sa mga alaga natin, baka mainom nila or baka mahalo sa pagkain. So pinakamagandang gawin nyo kung mag-spray kayo nito is bago kayo magpatuka para malinis. Ayan, para walang malalagay sa kainan nila. So kumuha ako ng isang pistol. So mga 1 liter to. Lalagyan natin ng sebin powder. Dito tayo magkakanaw. Yan. Yung mga lang, magkulay gatas lang siya. Yan, tapos haluin natin. So, kasi lately,
nung nakaraan ko pa ito gustong gawin, kaso busy lang at marami tayong ginagawa. So ngayon, wala naman tayong lakad, kaya eto, umpisa na natin. At mainit na kasi talaga. So malaking tulong to sa mga ibon natin para mawala yung mga langgam, tsaka para ma-prestuhan sila. So lalagay natin dito sa spray bottle. Sa isa pa guys, kung wala naman ng mga langgam, pwede naman tayo mag-spray sa ibon na natin kapag mainit. Kahit tubig lang, para lang ma-prestuhan sila. Sa guys ha, make sure sa tag-init, maganda yung ventilation ng mga ibon natin. Napakalaking tulong ng sa nila para hindi sila ma-stress sa may stroke. Kung nagsado silang natatapag sa araw, delikado yung sa mga ibon natin. Lalo pa ganitong summer, sobrang init. Talagang ayaw nila ng sobrang init. So ayaw isprayan. Isprayan lang natin guys. Yung mga nice box nila, yung pader. Yan para malamigan sila. Ayan na. Kung wala langgam naman guys, isprayan lang natin ng tubig. Yung mga cage nila. Tapos, ang gamitin nating painuman nila, yung malalaki, yung mga dish, mga dish bowl para nakakaligo sila. Ang kagandahan kasi talaga nun, yun nga lang, nadudumihan talaga. Pero, nadadaan na nakakaligo sila. Kasi meron mga ibang gumagamit, soup type yung ginagamit. So, maganda naman yun, lalo ko sa mga vitamins para hindi nadudumihan. Pero mas maganda kung may tube ka, tapos meron ka pang dish, para nakakaligo talaga sila. Yung, kung may vitamins ka, dumalagin sa tube, pero maglagay ka pa rin ng plain water dun sa may ano, sa may dish bowl, para may paliguan pa rin sila. Yan, kung tag-init, pwede nyo silang isprayan ng tubig, yung mismong ibon, para ma-press doon sila. Okay guys, ha, dapat kung may pwesto tayo, pwesto natin sila sa ano, medyo mahangin na lugar. Yung hindi masyadong natatapatan ng araw kasi pwede silang mamatay talaga, pwede silang may stroke. And guys, oh, sa pader ako nag-i-spray yan. Laban sa mga langgam yan. Kasi dyan yung mga inaakyatan nila. Para matanggal lahat yung mga langgam. Tapos, yung nest box nila, i-spray ko rin yan. Yan, yung mga possible na daanan ng langgam. Yan yung, ano, i-spray natin. Sa nest box nila kasi, pag may namamatay na inakay, yun yung mga nilalanggam. Pero in my experience, swerte naman tayo, wala pang namamatay na inakay sa akin. Na namamatay tapos nilalanggam. May mga namamatay pero hindi may iwasan kasi may mga masusungit na ano, na breeders. So ganyan lang gawin nyo. Spray nyo yung cage. Lalo kung may mga nakikita na kayong mga langgam, spray nyo lang. Kaya dagdag ko lang din guys, itong Sebin na pinag-spray ko, hindi lang nakakapatay ito ng langgam, nakakapatay din ito ng mga ipis. Na-try ko na yon guys, kasi noon napansin ko may mga ipis dito sa ano, sa ibunan ko. Simula nung ginamit ko to, sinabukasan patay yung mga ipis. So pati mga langgam. Kaya guys ha, ayun, ngayon tag-init, siguraduhin po natin na una, malinis yung mga ibon natin, lalo yung mga poop tray, kasi nagkukosyon ng init. Tapos pangalawa, check natin kung may mga langgam, kasi marami talagang langgam kapag tag-init. So, pwede nyo itong gamitin, yung sebit powder or kaya yung wash out, pang-spray nyo. Hanapin na nyo kung saan may mga gumagapang na langgam, doon natin i-spray pati sa mga cage nila. Tapos yun, laging tignan natin kung meron silang tubig or
na malinis yung mga tubigan nila kasi kailangan talaga nila ngayon ng ano, para ma-refresh sila na pwede nila mapaliguan at saka may maiinom silang tubig kasi sobrang init talaga talaga guys. Kahit naman tayo, di ba? Kailangan natin mag-refresh kapag sobrang init. Kailangan may mga fluids tayo laging iniinom lalo pag nasa labas tayo. So, ganun din yung mga ibon natin. Kumbaga, captive sila eh, di ba? Captive sila. Kaya tayo mismo yung gagawa ng remedy para matulungan natin yung mga alaga natin. Tsaka isa pa guys, isang napakalaking tulong din kapag ganito tag-init, magdidilig tayo sa paligid ng ibunan natin at saka sa mismong ibunan natin. So ako, ginagawa ko, binabasa ako dun sa labas sa para hindi masyadong mainit. Nagbabasa ako dun sa labas, pati dito sa ibunan. Yun, gawin natin yung malaking tulong yun guys para sa mga ibon natin para hindi masyadong mainit yung singaw. So ngayon, ginagawa ko dun, binabaha ako talaga para matagal siyang matuyo. Panatilihin natin malinis ang ibunan natin para kung magdidilig tayo maganda, malinis. Saka kasi every weekend lang tayo nakakapag-check ng mga ibon natin pero I make sure na nung weekend na yun eh nagagampanan ko yun na tungkulin sa mga alaga natin ibon. So guys, kung may natutunan po kayo sa video na to, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. I-invite ko po ang mga viewers natin, lalo na po yung mga hindi pa po nakasubscribe. Sumali na po kayo sa aming community. Meanwhile, update guys, malinis na natin lahat ng poop tray. Ayan, maliwalas na. Ayan, malinis na yung lahat. Kasayig naman. Guys, oh. Ang daming patay na ibis. Naghihingalo na. Ayan. Yan yung resulta ng 7. Ayan. Try nyo guys sa ibunan nyo kung may mga problema kayo sa ibis at sa langgam. Subukan nyo to guys. Effective to, promise. Okay, linis muna tayo. Update ko kayo mamaya. Na guys, malinis na. So, ang gagawin ko, mag-i-spray na lang ulit ako dito sa peg. Para kung meron pang mga natitira ng mga ipis or langgam, ayan, mamamatay din sila. So, after ko mag-spray nito guys, maya-maya konti, didiligan ko na para refreshing na sa mga alaga natin. Then, pwede na akong magpahinga. Okay, parang hindi na sila ma-stress kasi para manahimik yung magawin na nila yung gusto nilang gawin. Ano nangyari? Ang gusto ko lang kasi sa mga video natin natural, parang nag-uusap-usap lang tayo. Kaya tulungan nyo ako kung meron kayong mga nais malaman or may mga katanungan kayo. Mag-PM po kayo sa page natin or mag-PM po kayo sa akin mismo. Mag-comment po kayo sa mga videos natin at gagawin po natin ng paraan or gagawin natin ng video yung mga katanungan po ninyo. So hanggang sa muli mga kaibon, hanggang sa muling paglipad! Ito po si Basti, ang iyong lingkod. Maraming salamat po! Pupu! Ano nangyari?